Si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, puyat ito. Nasa linya na, no? DOJ Secretary, good morning po. Good morning, Aileen. At, Jake po. Arlene, Arlene De La Cruz po, Jake Madarazo. Secretary, alam namin, puyat kayo, puyat. Kinanahan ang gusto yung mga congress naman namin kagabi. Kaya talagang inaabot ng pasadong alas 11. Secretary, kayo ay bumubuo ng kaso laban kay De Lima. Alam po namin na yung hearing sa kongreso ay in-aid of legislation lang. Pero kung isasampan nyo, lahat ng mga narinig doon ay pwede nyo dalhin sa korte. Pero ang tanong namin, ilang porsyento na nabubuo nyo para masabing airtight na talaga ang kaso nyo laban kay De Limang isasampa? Siguro po may gitna ng mga 60+%, pero yun nga may, po. Maliit pa yun, 68%. Medyo, ang kuwan ho kasi sa doon kaso ay kinakailangan mong may magandang documentary evidence ka. So yan, napakahirap pong tanggihan pag ang mayroong kang hawak ng mga dokumento. Kaya ta, insofar as testimonial evidence, sobra sabro na po. Pero kami po tuloy-tuloy nagbi-build up pagdating sa documentary evidence. At tuloy-tuloy po ang paghingi namin ng informasyon from AMLAC. At nakadalawa na po kaming report ng AMLAC ang aming hinawakan. But ito po ay para matulungan lamang kami sa in furtherance of our investigation against the perpetrator. Secretary, alam nyo, kahapon, marami tayong nakita, may mga magandang suggestions si Congressman Crisologo. Ang sabi niya, eh, simple lang pala itong problema. Isolate mo lang mga Chinese drug lords, eh. Wala nang droga. What do you think of that statement po? Actually, dun po sa Oplan Coplan Crono, narin ka man ninyo na yan yung kay Magalong. Ginawa ng CIDD kay General Benjamin Magalong. Ay yan po ang isa sa mga principal recommendation niyo doon na lahat ng mga high profile drug lords i-isolate. Ngayon, yan po ay pre-empt ni Secretary De Lima at para hindi matuloy yan ay nagmuha sila ng 15 days before. July pa po yung Oplan Cronos na yan. Ang ating pinag-uusapan dito yung December 15 rate para gamitin nga yung Oplan Cronos na yan. Pero two weeks before December 15, ay pumuo sila si Bukayo Lagos, ano? Ng Oplan Nomad para sila na magpatupad ng pag-raid dyan sa Pilipinas at hindi po nila inalamang CIDG at saka ang PIDEA. Nirate nila. At kaya pala nalaman natin na napagkat nirate pala yan ng ayon sa Nomad ay sapagkat parang may sasama si JB Tibascan doon sa mga high profile inmates. Pag sinama mo yan, di mawawala ng trade, mawawala ng negosyo, at mawawala ng taga-contribute sa darating na kanyang election noong 2016. Yan po ang inaakala ko, matibay na paniniwala ko, na yan talaga ang naging dahilan kung bakit yung Coplan Cronos ng CIDG ay hindi pinatupad. Sapagkat may isasama si Sebastian doon sa mga... Napinoprotektahan ni De Lima. Napinoprotektahan niya since asset niya. Ganun ang dating. Ganun yun po. Yun po ang very clear naman eh. Sa mga testimonya niya sa House. Natatawa po ako kay Sebastian. Sinasabi niya na wala naman siyang pinirmahan na siya ay asset. Yung utak yun ang nasa labas ng bilibid. Siyempre, ano ka na ngayon eh? Convicted. Nasa loob ka. Hindi ka talaga papipirmahan ng anumang dokumento that will show that you're an asset. But the actuations, yung decision, could prove and show everyone that you're an asset, that you're protected and ikaw ang hari doon, di ba po? Tinanggi po niya yun sa... Ako naman ay naniniwala na talagang afterthought lamang yun. Kasi nung una naman din, may sinasabi ni De Lima na siya ay asset. Pero yung kay Villasanta po,
na tungkol kay, di ba ang tanong nung kay William Santa na hanging ay bakit naiwan si JB? Kasi may resources ako na ang sasabihin niya at papatunayan ay bibigyan ng laman yung siya ay asset. Kumbaga parang tutukuran yon. Hindi po ba lumabas yon? Hindi po. At yung sinabi ni JB, tinanggingan niya na siya ay asset at si John William Santa naman ay wala kahapon. Pero alam nyo, Secretary, may isang punto ron na binanggit si JB na sinasabi niyang punot dulo ng drug trade, yung connection po ng Ninja Cops kay Clarence Dongain. Narinig niyo naman siguro yun, sir. Paano po ang follow-up natin kung yung pala, kapag nahuhuli mga drug, mga shabula, pinaparty ng Ninja Cops. Kahapon, galit na galit si Presidente sa mga Ninja Cops. Kumusta na po yun? Iniimbisigan niyo rin ba yun? Tuloy-tuloy po at mayroon na pong report na gagawin doon ng ang CIDG. Sila po nag-investigate niyang yung saksaka na yun. Mm-hmm. At sinasabing ang dahilan na yung pagka yung Ninja Cops. At makikita ninyo doon sa kanya sa statement ni si Peter ko na kinidnap yung pamangkin at yung asawa ng pamangkin niya. Oo, lahat ng kotse. Ng mga Ninja Cops ang dumali doon. At pinatutubos. At talagang nakunan siya ng mga 5 milyong piso. At tapos pag yung nakakuha ng drugs yung mga Ninja Cops yan, sabi ni Sebastian na makakahuli ng mga 300 kilos, kita mo mga 10 kilo lamang ang pancharyo. Tapos yung 290 ay kahati-hati yan ang lahat. Secretary, sino po yung nasa likod ng mga Ninja Cops na yon? Yun ang sinasabi nga natin. Nalimutan na yan natin si Garbo. Hindi po ba na sila Garbo, Villasanta? Hindi po ba yung sina General Villasanta ay anong tawag dito? Yung nabanggit na yan dun sa Matrix. Yun, pati si General Garbo. General Garbo nabanggit niya. Alam po namin na nabanggit sa Matrix, pero ang hindi po natin narinig sa hearing po mismo ng mababang kapulungan, there was a lot of opportunity na iangat po ito kasi po para mabuo yung total picture, because hindi ito mapapalakad kung wala po yung mga hinaral na ito. Hindi po nabanggit, Secretary. Tama po, mababanggit sana yan kung ipresenta namin si General Marcelino, pero hindi po pinayagan ng... Ayun, kaya pala nandun si Marcelino para ibulgar yung kila General Garbo. hindi naman pinayagan. At syempre, alam niyo naman ho, dominated naman ng Liberal Party yung... Apo, alam po ninyo na dun sa affidavit ni General Marcelino. Nakalagay doon, ang pinakanya siya, naging dahilan kung bakit natin po yung pinakamalaking drug laboratory sa buong bansa. Yung sa Tarlac. Yung sa Tarlac, 2014, November. At ang provincial director or regional director doon sa area niyo ay si Kaktak. Bakit hindi ho natin nilabas yung affidavit niya? Para alam mo kung bakit naharang yon? Dahil sabi ro dun sa, sino ba yung congressman na nagsabi na itong affidavit ni ni Marcelino, puro accomplishment niya. Siguro sa yung pagkakasulat, naging incidental na lang yung yung accomplishment na yon. Baka pinayagan po siyang umupo kasi hindi nyo na-insist na siya iupo because yun daw ang laman ng kanyang affidavit, mga accomplishment niya. Yeah, may talagang one napipili yung pinabi. Hindi, pero wala ba kayong balak ilabas? Kasi sabi nga natin... Nakalabas na po naman yun. Public records yan. Pwede naman ilabas yan. Ganun ba? Hindi pa huna. Bigyan nyo kami ng kopya. Sa mga sapuan, mga PAO, siyang abogado ng... Okay. General Marcelino. Kasi nahalata ho namin na yung direction ninyo ay papunta ho sa fundraising. Hindi lamang ni De Lima, kundi ng buong Liberal Party... Kasama ho yung mga Ninja Cops at saka yung mga general. Ganun ang direksyon. Pero parang napunta lahat kay Dilima eh. Imbis na dapat pumunta ron sa yung kay Marcelino. Of course, alam nyo rin yun, di ba, Secretary? Opo, di ba? Ako sa akin ang galing niyan. Sa akin mga press ko na sinabi kong baka mas mataas pa kay pumunta ito, mas mataas pa kay Dilima. At yan ang palaging tinatanong sa akin ng reporter. Meron pa po isa kaming napansin kahapon, hindi rin po naurirat ang gusto. Nangyari para na-stopple yung inyong yung direksyon na yon. Direksyon, oo. Hindi, kahapon nabanggit din si Ochoa.
Si Gwen Garcia ang bumabanat nun eh, pero hindi niya natukuran eh. Parang kulang yung balang hawak niya hanggang sa ano na lang na parang napalabas niya na, teka muna, humanitarian reason lamang ba yun? Bakit mo pinagbigyan yung pabor na yun? Ibig sabihin, maski executive secretary, may hinihinging pabor sa loob. Oo. Hindi ho na diretso yun, hindi na bigyan ng laman yun eh. Meron bang dapat tignan doon, Secretary Aguirre? Ayun pong huwag na pong lumayo, kuha na itong si General Villasanta. Yan po ang representative ng PAOK. At ang PAOK naman, alam natin kay Ochoa yun. Ochoa yan. Mm-hmm. Kaya hindi na po tayo dapat lumayo doon. Kung i-develop mo lang yung story ng yun. Pero Secretary, nandiyan na kayo. Madi-develop nyo na sigurado eh. Problema lang, talagang lumalaro din ang politika dyan sa, ano, sa House hearing kahapon. Parang ganun po nakikita ho natin. But anyway, since executive naman kayo, on your own, gumagawa ho kayo ng separate investigation regarding that, yung kay Marcelino. On our own? Mm-hmm. Ang amin po, edi talagang ginagawa namin. At tinakusan nga kami sa budget hearing ni Secretary De Lima, ginagamit ko rin Department of Justice. Sabi ko, Secretary Senator De Lima, kailan man hindi ko ginamit para ang Secretary of Justice para i-persecute ang somebody. Ginagamit ko rin para talagang i-prosecute kung sinong guilty. Okay. In the meantime, kahapon po, may mga magkakontra ng ano. Ang sabi, ako siguro, sabi ko, tanihin ko na Secretary Aguirre. Ang sabi ni Sebastian, ang girlfriend daw ni De Lima, si Junel. Sabi naman ni Junel, ang girlfriend naman ay si Dayan. Ang boyfriend. Sabi naman ni Kulangko, abay, isang oras siya doon sa may loob ng, ano, ng kubol ni Sebastian. Hindi ba kayo nahilo sa love triangle na yun? Meron pa, may warrant pa binanggit. May warrant pa. Na binigyan ng authority. Ano ba, pa. Hindi, sa totoo lang, no, Secretary, parang ang pangit naman yata na parang palabasin na lahat ng naging malapit sa kanya na close insecurity niya ay nagkaroon siya ng relasyon. Yun ba talaga yun? Kayo ba binibili niyo yung angulo na yun, Secretary? Well, ang akin po, yan, pinahinayaan ko lang tayo na pong muska kung anong tutuyan. Kwento nila. Pero, baka makusan na ulit ako ni Secretary De Lima na pag-dismissan ako. May hamon ho si Senator De Lima, sabi niya kahapon, invent pa more. Sabi niya gano'n, mag-invento pa raw. Anong reaksyon niyo po ron? Gano'n naman palagi siya. Wala siyang may defensang particular ba? Eh, hindi maaaring mangyari yan sapagkat ako'y ganito ang ginagawa o sapagkat ako'y ganyan ang ginawa ko. Nandito yung dokumentong ginawa ko na magpapatunin talagang sinusupo ko yung drogang. Wala, ang kanya ay puro general motherhood statement. Na sinasabi niya, lahat ng mga testigong yan, walang katotohanan yan. Yan ay protection lamang, mga binayaran yan, mga kinotes yan. Hindi po pwede yun. Alam naman lang. Wala siyang detalye. Ano po? As between negative, yan ay very very basic yan sa law. Between a positive testimony, yung nagsasabi kay ginawa mo ito, ay magpiprevail yan over negative testimony yung tatanggi mo lang. General. Alam ni Senator De Lima. General denials. Anyway, may isa po akong gustong tanongin sa inyo. Sabi ko nga, ito pong si De Lima, nagpalabas ko kayo ng lookout bulletin. Totoo ba yung nabalitaan po namin na si Yusek Francisco Baraan ay wala na sa bansa ngayon at umalis na? Opo, noong August 25 po. Yan nga po ang gusto naming malaman. Kaya yan ang purpose ng lookout bulletin sapagkat alam nilang very serious yung mga accusation dito. Hindi naman pangkariwan sa atin na hindi naman talaga nangyari po ito na talagang tumatakas yung pag ikaw ay napakalakas na ng ebidensya sa'yo, although wala pang naipa-file sa'yo. So sabi nga natin, naka-lookout sila. Sino po ba kasama nila De Lima doon? Baraan, si Bukayo, si Junel, kasama rin o ano? Villasanta ata. Si Ronnie Dayan, kasama rin po. Si Ronnie. Ano po bang huling balita kay Ronnie Dayan? Si Ronnie Dayan po, kumusta na po? Hinahabol na ba na? Total, may warrant of arrest na po siya. Ano ang gagawin po ng NBI ngayon? Meron na po siya. Lahat ng mga kapulisan, including the National Bureau of Investigation, naghahanap na sa kanya. Kaya mas mabuti pang sumuko na siya, tumarap siya kung siya ay walang kasalanan. Okay. Yung mga convict po na ito, binigyan ng immunity lahat. So, ito po lahat ng mga pinagsasabi nila cannot be used against them. Ano po sa? Doon lang po sa sinabi nila sa House. Mm-hmm.
Pero yung to be clear about this, hindi po kami nagbigay, ang DOJ hindi nagbigay ng immunity kay JB Sebastian. Mm. Ang nagbigay po dyan yung House. House, oo. Oh, oh. At kami hindi. Pagkat ako'y naniniwala, hindi niya sinasabi yung buong katotohanan. Opo. Secretary... Opo. Opo. Secretary, no, ito na lang sa akin, huling tanong ko to, no. Kahapon, parang binibigang diin yung, ano, yung credibility, di ba? Tinitest yung credibility, kasama na rin yung talino ni JB Sebastian. At may mga naniniwala na meron siya sinasabing totoo at meron hindi sinasabing totoo. Kayo, na kumausap at nakita yung kanyang testimonya, narinig kahapon, by your experience, ano yung mga punto na sa tingin nyo ay tahasang pagsisinungaling? Wala na. The number you dialed is wala na. Jake Madarazo.